Sinigurado ko na yung mga tanong dito, guys, is maayos. Kasi baka may magalit. Sino? Si Alex. Sino yun? Tatay ko. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. New day, new vlog for this video. As you can see sa title, guys. Gagawin natin yung question I've never asked my mama. So, ha! Let's get started! Mara, di ka na ba? Parang tapang ng ano mo, mukha mo. Naganda ako ng 12. Madami mo. Oh, madami ba yun? Noong 10 pa ako, dapat nga gagawin ko 15 eh. O kaya dapat yung edad mo 18. So, yan. Start. Unang tanong, guys, is... Wait. Parang nag-ano, nag-out. Unang tanong. Di ba si kuya, lalaki siya. Panganay. Lalaki si kuya. So, ano una mong naramdaman nung nalaman mo na girl na yung next? Ako, pangalawa. Girl. Cowgirl. Ah. Di masaya, girl. That's my boy na. Parang hindi ka masaya. Yan, masaya. Hindi nga. Oh. Anong ilang months ka na nagbubuti sa akin nung, nung nalaman mong girl ako? Parang 7 months ko na ako sa akin. 7 months. Next question. Kailan yung unang beses na nasaktan kita? Arpit na paiyak. Ganun, bilang magulang. Kailan? Kailan? Hoy, kumingay. Lagi, ako ba? Hoy, hindi ka kasali dito. Nakikisagot ka. Ang tagal naman, ma. Sabi ko, nag-iisip ako. Marami beses kasi. Hoy, grabe! Wow, ganun ba kadami, ma? Hindi mo na maalala. Parang wala na akong mga... Siguro nung grade 1 ako, ganun. Grade 1? Ba't ka naman magpaparo? Mas, kasi maano ako ng grade 1, gusto ko kasama si mama sa school. Hindi naman. So wala, wag na lang nga, wala na nga lang. Tagal mo naman sagutin eh. Naiinis ka ba sa akin minsan kapag sobrang daldal ko or makwento? Madaldal talaga ako, guys. Like gusto ko, minsan pupunta, katulad kagabi, pumunta pa ako sa kwarto ni na mama para makipagkwentuhan lang. Nakakainis yun. Hindi naman. Kasi ayaw ko sa madaldal eh. Hindi naman sa ayaw ko sa madaldal. Pag wala nang kwenta yung mga pinagsasabi, yun ang nakakainis. Pero hindi naman ganun yung akin. Minsan. Ganun, minsan. Ay, huwag ka magulo. Philip ka. Pero kami na, hindi na kasama. Okay, next question. Bakit nung bata ako, hindi mo ako pinapayagang makipagkaibigan sa mga lalaki? Hindi naman sa ayaw, sa bawal. Hmm? Parang wala lang. Strict kasi ni mama nung... Hindi lang ano na masanay na malapit sa mga lalaki. Pero ngayon, okay na. Kasi may ilan ako na. Okay lang, pagkaibigan lang. Tropang lalaki. Mga dalawa. Oo naman. Yan. Strict si mama nung mga bata kami. Dapat matutulog ng tanghali. Bago lumabas. Ng bahay. Mm-mm. Bago maglaro. Ganun, naranasan namin yun. Ano yung pinakaayaw mo na ugali ko? Maarte. Maarte? Ay, maarte ako? Mm-hmm. Parang hindi naman, ma. Hindi, maarte. Hindi ako maarte. Parang maarte mo. Talaga, maarte ba ako? Parang normal lang naman sa akin yun. Paano maarte? Basta maarte ka. Ano naman yung pinakagusto mong ugali ka? Ayun, matulong eh. Natulong sa gawa yung bahay. Masipa. Masipag naman. Madaling utusan. Oo. Dito sa bahay. Ate. Eh, talaga? Masipag ako, guys. Tang konti. Next! Nainis ka ba sa akin dahil madami akong gustong gawin sa buhay? Di ba minsan kinukwento ko sa'yo, mama, gusto ko nito. Tapos gusto ko balang araw ganito. Di ba lagi tayo nagkakwento ng ganun? Hindi naman naiinis. Ba't naman ako maiinis? Eh, pangarap mo yun eh. Mm-hmm. Mas magaling nga yung marami kang gustong gawin sa buhay mo kaysa sa wala. Mm. Diba doon naman nag-umpisa yung pangarap? Kung may pangarap kayo, parang nagmamadali kang abutin gusto mong gawin lahat. Pero isa-isa lang. Oo. Hinahinay. Hinahinay lang. Support ka lang palagi. Mas mabuti pala kami sa'yo, ha? Support palagi. Char. Ako yung pinamitin. Next question. Bagay ba talaga sa akin ng pag-vlog? Oo naman. Eh. Magaling naman ako magsalita. Hindi na. Parang 19 na naman. Kasi si Lola nagbibilisan sa akin.
Bilis ko daw magsalita. Oo, minsan mabilis. Tapos minsan hindi yung... Hindi malinaw. Hindi malinaw yung paliwanag. Hindi siguro Hindi, iba-iba lang kasi yung ano ng tao. Baka slow ka lang. Next question is, sa tingin mo, mas kaugali ko ba si Papa or ikaw? Ito ba nakikisali yan eh? May ugali. Siyempre, magulang mo kami. Mm-hmm. May nakuha kang ugali sa papa mo at may nakuha kang ugali sa akin. Mm. Ah, example, ano? Example, ano? Mm-mm. Ano yung nakuha kong ugali sa'yo muna? Ay, siguro yung ano. Yung kahit paggalit ka yun. Yun din ang kinaiinisan ko sa ugali mo. Pag nagagalit ka, pag binagsasabihan ka, pag galit ka, ayaw mo pagsasabihan, isa yun sa ano, tapos hindi ka naiimik. Kaninong ugali yan na? Sa akin. Hindi na naiimik, ay hindi ka nakakausapin. Kala mo ha? Sa kanya. Ay kay Papa, ano, madaldal? Yan, madaldal. Madaldal. Pero hindi yung masamang madaldal ha, baka naman magalit si Papa mo sa atin eh. Oo, kumbaga gusto lang laging may kausap. Tama ba? Tama. Gusto ko kasi lagi akong may kausap. Seryoso yun. Kasi siguro mahilig ako magsalita sa video. Gusto ko may nakausap. Si Papa ko kasi kung ano nangyayari sa kanya, napaka-open niya lahat. See, ako din. Kahit maliit na bagay, pinakamaliit na bagay sa palaki, sasabihin sa atin. Mm-mm. And ganun din ako. Diba? Ganun. Last three. Sa tingin mo, ilang taon ako mag-aasawa? Ka na mag-asawa? Oo, napagkukwentuhan namin na naman. Parang sa tingin mo nga, sa parang kung titignan ako, kung alabawa, hindi mo ako anak, parang i-judge, siguro mga gantong edad mag-aasawa na to. Siguro line of two, mag-aasawa ka na. Mukha? Pero huwag ka na mag-asawa. Sabi din niya ni Mama, kasi sakit daw sa ulo. At saka pa-end of the world na lang. Oo, kawawa lang magiging anak niya. Kasi mahirap ang... Buhay. Hi. Ang pag-aasawa ay hindi ano yan, hindi minamadali, hindi pagka nagka-boy. Yun, minamadali. Pag nagka-boyfriend, tara, asawa na. Kala hindi, nila napakahirap ng buhay may asawa, napakahirap ng buhay ngayon. Mataas ang mga bilihin lahat, nandyan na. Pag wala ka, hindi kayo stable, hindi kayo tapos na pag-aaral, walang trabaho, walang ipon. Lagi ko naman sinasabi sa kanila. Mm-hmm. Hindi ko naman sinabi na huwag man talaga mag-asawa, joke lang yun. Kasi darating naman talaga sa kanila. Ibig sabihin ni Mama dun, huwag maaga. Ang sinasabi ko lang sa kanila, huwag sila mag-aasawa na hindi pa nila kayang buhay ng kanilang sarili. Una-una ang sarili, dapat may ipon talaga. Kasi kung may ipon ka, kaya mong buhayin ang sarili mo at may ipon ka na, ibig sabihin, kaya mo na rin bumuhay ng pamilya. Yung hindi ka naaasa sa magulang mo kasi yung magulang mo nagpaaral na sa'yo tapos aasahan mo pa pag nagkaanak ka sa apo mo, sa anak mo, kawawa naman ang magulang nyo. Advice from you. Kasi hindi namin yan ginawa yung umasa sa magulang. Yan! Tama yun, dahil kami nagsama kami ng papa. Wala ko! Nagsarili kami. And sabi din ni Mama, kapag malalaman mo na gusto mo na mag-family kapag nasa age ka na ng 30. Yun. Diba? Malalaman mo. Yun yung true love, yung totoong love na. Pag nasa age. Sabi ni Doc Willie. Mahilig silang manood ng mga advice. 27, 26 up, yun na yung totoong love. Yung sasabihin mo na yun. Bata pa din yung 26 mo. Hindi eh. At least tapos ka na nun sa panahon na yun. Yung masasabi mo ng ano, kaya mo na panindigan. Pwede, oo, kaya mo nang panindigan yung kasi na-enjoy mo na yung pagka buhay dalaga mo. Ay di sa edad na yun pwede ka nang mag-asawa. At saka yung age namin ngayon, realize ko. Ano lang, puro emotion, hindi talaga siya love. Hindi love 'yun, ano? Napapanood ko din sa mga life advices, hindi love, emotion. So, next question. Mabuti ba ako? Anak? Ayoko naman. Mabuti naman ikaw na anak. Oh. Lahat naman kayo mabuting anak. Pero sa amin, magkakapatid ako yung pinakapasaway. Hindi naman sa, hindi naman sa pasaway na... May hindi pasaway nyo naman na, ako makikita ko saan-saan. Iba naman yung pagpapasaway niya. Hindi ako nagala naman. Hindi naman ako gala na...
Yung papapasaway niya ay magastos. Gusto ka? Pag may ginusto siya, may gustong bilhin o gustong gawin, yun, magastos. Nakakatakot siya humingi kasi magastos si Diane. Hindi siya katulad sa kanyang mga kapatid na tatanungin pa kung anong gusto. Si Diane, walang ginawa kundi humingi ng humingi. Hoy, grabe naman! Puro siya hindi. Pero ngayon, dahil alam niya ang hiram ng buhay, yun. Kahit pa paano. Hindi tsaka babawi na tayo guys kapag ano, alam niyo na, nagbablog na tayo. Oh. Sabi ko mahintayin mo lang, pagpapabrace din kita. Hindi ko naman kailangan yun. Last question! Proud ka ba sa akin? Oo naman. Ante! Nakaka-proud ka naman. Kahit pa paano? Oh, nakaka-proud ka dahil sa, ako nga sa edad mo yan wala pa akong nararating Hindi, iba na kasing generation nyo ngayon. Ibig sabihin, nakaka-proud ka kasi isipin mo, nag-iisip ka ng... Alam mo si Day, nag-iisip din naman siya ng makakatulong siya sa amin. Sa kahit sa ganyang edad pa lang niya. Nag-iisip siya siguro dahil nakikita niya ang hirap ng buhay namin. Sa ano pa lang siya, nag-uumpisa pa lang siya, maliit pa lang yung kanyang... At least nandun na. Pero andun na... Kasi, di ba mo dati, ina-estimate talaga natin? One year pa. Matagal pa. Alam niyo, ang pag-vlog kasi, napaka matagal na proseso, mahirap. Siguro, sa mga panahon na ngayon, ayun yung sa mga nanonood na gustong mag-vlog, siguro, maswerte kung kaagad kayo, marireach nyo kaagad yung mga requirements ni YouTube kasi mataas masyado. Sa kung ma-reach nyo man kaagad yung subscriber nyo, doon kayo mahihirapan sa viewers nyo kasi napakataas ng kailangan. Sobrang hirap. Si Diane lang talaga matyaga lang siya. Tsaka gusto niya kasing ginagawa niya. Gusto niya magdadaldal sa harap ng camera. Kaya nai-enjoy niya yung pag-vlog kaysa sa dati na iniisip na kumita. Pero ngayon, kikita na siya. Yun, marami na siyang gustong gawin. Marami na siyang pangarap. Mas naano nga akong mag-vlog. Tapos sunod-sunod yung content. Araw-araw na siyang nagbablog kasi gusto niya talagang ano. Thank you for watching this vlog, guys. Oh, tagal din naman eh. Umabot to nung lamins. So, thank you for watching this vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!